Guys, welcome to my channel. Today, nakakita tayo ng White Ranger Raptor. Na-review ko na nga pala ito in one of my vlogs previously. Pero gusto kong balikan because I'm planning to upgrade yung my Montero Sport into a 4x4 pickup truck in the near future. So samahan nyo ako and let's analyze the Ranger Raptor furthermore. Okay, let's start with the exterior features. Let's be frank with the styling. Kahit siguro hindi ka fan ng Raptor, pero you cannot deny na napaka-pogi niya. To me, this is the most handsome pickup in its segment next to the Toyota Hilux GRS. Actually, in stock form, wala ka nang babaguhin dito eh. Kung nagsawa ka lang, siguro pwede mong palakihin yung size ng kanyang wheels. You just get a wider set of wheels and a negative offset para lumabas lang yung wheels doon sa kanyang fender. But to me, you don't need to upgrade the tire since naka 285 70x70 na siya and naka BF Goodrich pa siya. So, pricey na yun. So, let's go naman with the details such as the headlights. Very prominent yung kanyang matrix LED headlights with adaptive front lighting system. Bale yung headlights sumusunod kapag lumiliko ka. At ito ang nagdidistingue sa mga Ranger, yung kanyang C-clamp DRL na LED. And additionally, meron din siyang cornering light. Ang maganda dito, protected yung pangilalim niya kasi meron siyang metal underbody protection. And to me, ang nagdala talaga ng look, itong malaking Ford na pangalan dito sa kanyang front grille. You can see that yung front bumper design niya is different from the ordinary Ranger. Meron din siyang round na LED fog lamps doon sa may bumper area. So, very distinct yung pagka-wide ng vehicle. Since hindi lang fender flares ang dinagdag dito from a normal Ranger. And also, yung body panels niya are a lot wider than the normal Ranger. Meron din siyang aluminum stepboard which can serve as a rock slider na din. So, ang lapad niya talagang tingnan, especially in person. And also, meron din siyang vent dito sa hood that adds to its rugged look. Yung wheels niya ay 17-inch alloy. At ang gulong niya is 285-70-17, wrapped with BF Goodrich na 6-ply. Yung kanyang side mirror is power folding and power adjustable. At meron din siyang paddle lamp and side turn indicator. You can see from the side na very bulky siya at mas mataas siya ng about 70mm than the regular Ranger. At dito sa side ng truck bed, merong prominent na Raptor decal. Okay, check naman natin itong kanyang likuran. Na-notice ko lang wala siyang roof rail unlike dun sa Ranger Wild Truck na meron siyang roof rail. Ang ganda rin ang design ng kanyang ilaw dito sa likod. LED yan. And to me, itong pinaka-holistic design approach when it comes to pickup. Yung harap at likod really match together. At dito nga para sa dalawang side ng bumper, meron siyang recovery points. At ito yung pinakamalaki na truck bed. Meron din siyang standard na bed liner na kasama na dito sa Raptor. At dito sa bed liner, meron siyang 230-volt socket saka yung 12-volt socket. So, okay na okay at kung magka-camping kayo. So, sa lahat ng pickup in its segment, siya lang ang merong ganyan. At itong tailgate niya is merong tailgate assist. At dito sa tailgate area at saka doon sa sides, meron siyang parang provision for vertical item na pwede mong ilagay. And of course, yung kanyang brakes. Disc brake dito sa harap, disc brake din doon sa likod. And also, alam naman nating lahat, you buy a Raptor because of its suspension system. So, it's 2.5-inch Fox suspension. Equip siya nung position-sensitive damping technology. Bale, mas mataas yung damping forces niya at full jounce and rebound to enable yung better off-road capabilities. So, maaasahan mo siya tun sa different drive modes niya.
And also, yung upper control arms at saka yung lower control arms are reinforced, which is a lot more thicker. At dito sa rear suspension niya, naka-coil spring siya. Kasi di ba normal sa mga pickup naka-lip spring. Mapapansin nyo rin dun sa differential, meron parang bar na yun, no? Yung tinatawag na watch link. Ang gamit niyan is napiprevent niya yung relative sideways motion between the axle and the body of this pickup truck. Kaya maganda yung handling niya kasi nababawasan yung body roll. So kumbaga, itong pickup na to, talagang ano siya, parang lifestyle pickup siya. So hindi talaga siya pangkagahan. It's more on comfort driving and the more fun driving experience. So napaka-solid ng suspension ito. Yung fox shocks alone, mga 400,000 ang price niya. And dito, naka-factory setup na siya. Okay, check natin yung interior. Medyo madilim lang ng konti kasi against the light. Yung steering wheel niya is adjustable. It's telescopic and can also be tilted. Meron din siyang paddle shifter saka yung audio function controls. Nandito rin yung switch ng kanyang adaptive cruise control. At dito naman sa left lower portion, nandito yung adjustment ng kanyang headlight. Maganda rin yung design ng kanyang cup holder. So kapag hindi mo na siya ginagamit, ipupush mo uli. So hindi mo na siya makikita. So malinis. Maganda rin yung design ng kanyang interior door panels. Maraming mga leather materials. Yan, no? Yung quality ng kanyang leather material is very good. Although dito sa bandang baba, may mga plastic areas na rin yan, siyempre. Ito naman, soft touch material. And then unique yung kanyang pag-open ng door. At dito sa ilalim, meron pa diyang ambient lighting. Very sporty talaga ang pagka-design ng interior niya. You can see there yung 12-inch colored touchscreen central display na parang iPad. Ang daming functions ng screen na yan. Even yung manual, dyan mo mababasa. Yung front seats niya is a combination of leather and synthetic leather with unique Raptor styling. And then, 10-way power adjustable yung front seats niya. Yung sa driver, power adjustable, saka dito rin sa passenger, power adjustable din. Meron din siyang wireless charging pad dito at saka merong USB port dun sa ilalim. Ang dami ng features nitong interior nito. And then they're using automatic parking brake na. At nandito naman yung switch ng different na drive modes. Tapos ito yung toggle switch ng four-wheel drive system. I like also the design ng kanyang dashboard kasi simple lang eh. Naka-horizontal lang siya. Tapos meron ditong dalawang globe compartment. Dito sa itaas, saka dito sa baba, meron din siyang compartment. At dito naman sa bandang ibabaw, dito sa ilalim ng headliner, nandito yung talaga ng sunglass. Meron din siyang provision for the auxiliary light and also buttons for the map lamp. Dito sa sun visor, meron siyang mirror pero wala naman siyang lights. Even doon sa driver's side, merong mirror pero wala ding lights. And also, yung headroom niya, maganda talaga. And meron ditong armrest na makapal yung padding, ano? At malaki din naman yung compartment area dito. At ang maganda dito din, black yung headliner niya. So, very sporty ang dating at saka hindi siya dumihin. Okay, check natin yung rear seats. Maluwag dito sa likod, so maganda yung configuration. And then dito, merong 230-volt socket, tapos merong Type A and Type C, at meron din siyang aircon vent. Dito sa rear seats, meron din siyang center armrest. Naka-plastic lang, kaya hindi ko mabuksan. At kapag itinaas mo yung rear seats, meron diyang parang secret compartment sa ilalim. Nandyan din yung mga tools. At dito sa likod ng sandalan, meron pa ding space. So, pwede ka pa rin maglagay ng mga gamit mo dito. Okay, balik tayo dito sa front seat. As mentioned kanina, power adjustable din, even dito sa passenger side.
And then meron ding USB port doon sa may itaas ng rear view mirror. So kung maglalagay ka ng dash cam, okay na okay yan. So punta naman tayo sa engine niya, which is controversial. So this is 2.0 biturbo engine with an output of 210 horsepower and 500 newton meters of torque. And it is mated to a 10-speed automatic transmission. Hindi siya pinakamalakas dun sa segment. Ang number one ngayon yung Toyota GRS Sport na mayroong 224 PS and 550 newton meters of torque. Okay, I'll share my thoughts on this pickup. Binalikan ko ito kasi nagandahan talaga ako at saka ang dami niyang mga features. Ang preference ko talaga yung color white. And sa tingin ko, white is the best color for this pickup. Pinag-aaralan ko pa kung bibilihin ko ito. Pero if I will buy this, I will sell my Montero Sport. Kaunting research and convincing pa siguro on my part. Kasi ang inaalala ko yung durability eh. Please share your thoughts nga in the comment section if this is a good buy or not. For a price of 2.3 million, ang dami na niyang features eh. So for the price that you are paying for, you get a lot of features and creature comforts. To me kasi iba yung Raptor eh compared to other pickups. So if you compare it with a GR Sport, yung Hilux meron pa ding sense of outdatedness and unrefined ride compared to this Raptor. Ito kasi you get the comfort that you want and at the same time, you have the flexibility of a pickup. So isa-isahin natin ang features itong Raptor at sobrang dami talaga. Look at this, meron siyang Matrix LED adaptive front lighting. Tapos may C-clamp LED DRL, LED taillight, tsaka fog lamps. May dual front and rear tow hook. Tapos power folding and power adjustable side mirrors with paddle lamps and side turn indicators. At dun sa bed liner niya, meron 230 volt socket tsaka 12 volt socket. Siya lang ang meron sa mga pickup ngayon. Tapos protected pa yung pangilalim mo with underbody protection. At sa interior, ang daming features. Nandyan yung 7 selectable drive mode, wireless charger, yung windscreen mounted USB port, may ambient lighting, 12.4 inch digital cluster, 12 volt socket, 230 volts power socket, dual USB ports dun sa first and second row, dual zone climate control, second row air conditioning, 10-way power adjustable front seats, may auxiliary switches, wireless Apple CarPlay and Android Auto, saka 6 speakers. So, ang daming features talaga. At hindi rin pahuhuli sa safety features. Meron siyang 7 airbags, front and rear parking sensors, electric parking brake, ABS, ESP, hill launch assist, hill descent control, security alarm, saka immobilizer. In addition, meron pa siyang mga active safety features. Meron siyang adjustable speed limiter, adaptive cruise control, auto high beep, autonomous emergency braking, pre-collision assist, dynamic brake support, saka yung distance alert, saka distance indication. Bukod pa dyan, meron siyang forward collision warning system, evasive steer assist, post-impact braking, lane departure warning, and lane keeping aid. Plus, meron pang driver alert system, blind spot information system with cross-traffic alert and braking, 360 degree camera, reverse brake assist, active park assist, at saka TPMS. So talagang punong-puno siya ng features. At meron na din siyang 5 years warranty. So with those many features, sulit talaga sa kanyang price point. Ang pinaka nakikita kong downside nito is yung kanyang reliability. Let's be real, yung after-sale service ni Ford ay hindi talaga ganung kaganda compared with the Japanese brands. Pag nagkaroon ng issue, pahirap ma-resolve ng mga mechanics ng Ford kaagad-agad. So, diyan napapasok si Hilux GR Sport. So, if you're choosing between the two vehicles and you want a peace of mind in terms of reliability and durability, get the Hilux. But if you want a more capable truck, a lot more comfortable truck, a lot more spacious truck, and a night and day difference when it comes to refinement, and with a lot of tech features, get the Raptor.
Additionally, I interviewed yung mga friends na merong Raptor at saka yung may mga Everest. They did not experience major issues. Meron lang mga unit talaga na tinatamaan ng issues. Yung dating Raptor, previously yung Orgen, merong certain batch lang na merong problem sa transmission. But I think na-resolve na ni Ford yung issues na yon. And since matagal na rin yung engine and transmission niya, so okay na rin siya ngayon. So naayos na rin nila yung issues at itong new generation na Raptor is iba na. Pero sa ngayon, para sa akin, as a package, gustong gusto ko siya. Kahit na medyo questionable yung reliability saka yung after-sales service, it is still a good proposition. So kayo guys, please comment down below and share with me your thoughts. I want to know yung mga na-experience nyo at saka yung mga current owners na ngayon, please share with me your experiences. I hope I can have one in the near future. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!